Pagdating naman sa pambansang karera, 11 kandidato ng Team Pinoy at 5 kandidato ng United Nationalist Alliance ang pasok sa top 16 ng senatorial survey ng Pulse Asia. Narito po ang report. Pawang mga kandidato ng Team Pinoy ang nasa unang 7 pwesto sa senatorial preference survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong April 20 hanggang 22. Dito, nangunguna pa rin si Senadora Loren Legarda. Sinundan siya ni Senador Cheese Escudero na tumaas ang ranking mula nitong Marso. Umakyat naman sa 3 hanggang 4 na pwesto si Grace Poe. Kasunod ang bumaba namang si Senador Alan Peter Cayetano. Pasok sa 4 hanggang 9 na pwesto si Cynthia Villar, habang umakyat sa 4 hanggang 10 pwesto sina Senador Antonio Trillanes IV at Bam Aquino. Sina Congressman JV Ejercito at Nancy Binay naman ng United Nationalist Alliance bumaba sa 5 hanggang 11 pwesto. Sumunod sa April ranking sina Senador Coco Pimentel at Congressman Sani Angara. Umahabol naman sa top 16 sina Juan Miguel Subiri, Senador Gringo Honasan at Congressman Jack Enrile ng una. Sinundan sila ni Narisa Ontiveros at dating Senador Ramon Magsaysay Jr. Kaunti man ang mga manok ng una na pasok sa survey para sa koalisyon, patunay pa rin daw itong malabong mangyari ang 12-0 na target ng Pangulo, pero ang Team Pinoy kampante pa rin daw. Dahil mga pambato nila ang karamihan sa mga nangunguna sa survey, mahihirapan na raw ang una na balikta rin pa ang resulta. Pero sa bawat inilalabas na resulta ng survey, palaisipan kung sino ang nagkomisyon sa mga ito o kung sino ang kanilang subscriber. Kamakailan naglabas ng bagong resolusyon ng COMELEC na inuutusan ng mga survey company na banggitin ang sinumang tao, kandidato, partido o organisasyon na nagsasubscribe sa kanila at nagkukomisyon ng survey para raw malaman kung may nalalabag ba sa campaign spending ng mga kandidato. Nauna nang sinabi ng social weather stations na hindi nito pangangalanan ng kanilang mga subscriber dahil iba raw sila sa mga nagkomisyon ng survey. Ito rin ang posisyon ng Pulse Asia na binigyan ng COMELEC ng 3 araw para opisyal na makapagpaliwanag. After they submit their comment or whatever their position is, then we will resolve. We will decide whether we will force them to come out with it and charge them if necessary. There is a basis for charging them. We have to see first what is the reason why. Para sa saksi, Bam Alegre, Nag-uulat.